Magandang araw mga ka-ADB, ka-Aviary. Ang pag-uusapan natin ngayon kung bakit importante magbigay ng vitamin sa mga alaga nating ibon. Bakit nga ba? Yon ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya tapusin itong video at panoodin nyo. Magandang araw mga ka-ADB, ka-Aviary. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon kung gaano ka-importante magbigay ng vitamins sa mga alaga nating ibon. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Napaka-importante na bibigay tayo ng vitamins sa ating mga alagang ibon. Kung anumang ibon meron tayo, mapa-small bird, medium bird o big bird. At tandaan nyo ha, kahit anong vitamins ibigay nyo, mapa branded o hindi, o kilala man o hindi yung binibigay nating vitamins, ang importante na nabibigyan natin ng vitamins ang mga alaga nating ibon. Lalo na ngayong mainit ang panahon. Kailangan tayong magbigay. Kahit na hindi mainit ang panahon, dapat pa din tayo magbigay ng vitamins. Mainit man ang panahon o hindi man mainit ang panahon, gawin natin regular ang pagbibigay ng vitamins sa mga alaga nating ibon. Ngayon, ang pag-uusapan natin, ano ba ang benepisyong nadudulot pag nagbibigay tayo ng vitamins? Ano po, napakarami po ng benepisyong binibigay po nito. Napakarami. Ako, para lang sa akin, ha? Una, ha? Nagpapalakas ng resistensya sa ibon. Ha? Nagpapalakas ng resistensya to sa ibon. Kasi may mga vitamins yan. Yung mga vitamins na yan. Alam nyo, pag ang ibon ay malakas ng resistensya, hindi basta-basta dumadapo ang sakit dyan. Yan, tatandaan natin. Pangalawa, nagpapalakas ng buto ng ibon. Dahil ang mga vitamin A, may mga sangkap na yan na calcium, minerals, yan, may mga sangkap yan. E ang ibon pa naman natin, ang alam natin sa mga ibon natin, may hina talagang mga buto niyan. Madaling mabali, maputol, pag nga yan, sumabit nga yung paa nila sa cage o yung ano tawag dito, yung sing-sing nila, sumabit. Ilang oras lang patay sila eh. Pag nabalian ng buto eh. Diba? Hindi nyo ba napapansin na ano sa mga breeder dyan, sa mga newbian, mga na-experience nyo, pag sumabit ang paan ng ibon o kung ano man, patay kagad, mamatay. Sandali lang, wala pa isang araw, mamamatay na nakasabit siya. Kaya talagang kailangan natin magbigay ng vitamins. Yung pangatlo natin, may iwasan nila ma-dehydrate.
Lalo na ngayong ang init ng panahon, grabe. Napakainit ng panahon. Kasi may mga vitamins. Ay may mga electrolytes ng halo kasama. Para hindi ma-dehydrate yung mga ano natin, ibon natin. Kailangan natin talaga 'yan. Pangatlo na, yung pang-apat natin, maiwasan din nila magkaroon ng sakit gaya ng mga pagtatae, yung one eye cold o sipon at marami pang iba. Ayan, dyan tayo makakaiwas sa mga sakit na yan gaya ng unang sinabi ko. Dyan tayo unang-unang makakaiwas. Ano mo ang mga ibon, eh mahaba ang buhay niyan. Basta tama lang yung pag-aalaga natin. Tamang-tama talaga ang pag-aalaga natin. Bibigyan natin sila ng importansya. Ngayon, yung panlima natin, mas maganda ang dami ng iniitlog nila. Mas maganda ang dami ng, alam mo, yung iniitlog nila, mas maganda ang dami. At malaki ang porsyento na nagpe-fertile ang itlog pag gumagamit tayo ng mga vitamins. Ayan. Diba? Pag gumagamit tayo ng vitamins, mas malaking porsyento na mangingitlog sila ng maayos, kondisyon ng katawan nila, at marami iniitlog nila, at di lang yon, malaki ang porsyento na fertile. Surebull yan. Kaya napapansin natin, pag nagbabitamins tayo, makikita nyo sa flight cage yan, o sa cage na, sa kulungan natin, asisigla ng ibon, active na active sila. Diba ho? Makikita nyo, mapapansin nyo. Una-una, hindi ho sila matamlay. Hindi ho sila matamlay. Tsaka, alam nyo, pagka nakabitamins ang ibon, ang lakas ho makakondisyon ng katawan ng ibon ho niyan. Napakalakas. Sobrang lakas magpakondisyon ng katawan niyan. Kaya, pag nakondisyon ng katawan ng ibon, kondisyon sila, tsak, maraming inilalabas na itlog yan o inakay. Maraming iinakay niyan. Maraming ano yan. Tsaka, ang vitamins ay nakakatanggal din ng mga stress yan. Talagang nakakatanggal sa stress yan kung mapapansin ng hu natin. O, ayan po. Yan po yung mga benepisyo na kailangan ng mga nakukuha natin sa vitamins. Kaya po kayo, kung hindi po kayo nagmagamit ng vitamins sa mga laga nyong ibon, mapa-small bird, medium bird, o big bird, gumamit na ho kayo. Lalo na ngayon tag-init. Kahit hindi tag-init, regular natin gawin, mag-araw-araw, mapamura man yan o mapamahal na vitamins, ang importante, naka-vitamins ang ating mga alagang ibon. Yun po ang the best. Eh, ang ibabalik naman sa inyong benepisyo niyan ay maraming ilalabas na itlog yan at inakay. Okay. Sana po may mga natutunan po kayo sa aking vlog ngayon. At sana po huwag naman nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like at share. At syempre, pakipindot na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod nating video. Okay, mga ka-EDB, KVR, hanggang dito na lang po. At maraming pong salamat sa inyo. At syempre, God bless sa ating lahat na mag-iibon. ¶¶